tunghaya natin ang ating galing ng bawat kalahok dito lang sa Italing Talong Masbatenyong Pilipino. Mula sa Dibasalang National High School, narito na ang Ratsada Maestrang Kada. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Masbate! Kami ang mga guro nagpapatrol. Umaarang kada sa mang sulok ng mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, pagtaas ng presyo ng mga pilihin, nagbabanta. Pagbubukas ng Consumer's Welfare Month, inumunahan ng DTR. Patok na business sa mga guro ngayong pandemic. Mga guro, apektado na rin ng pandemic. Iwas is coming sa Panalo Tips. Ano na nga ba ang kalagayan ng presyo ng mga pilihin sa ating palengke? Alamin natin yan kay Jusril Bunan, Josh. Mataas na presyo ng bilihin ang daing ng mga consumers ng Dimasalang Masbate. Bumungad sa atin sa nakalipas na 5 buwan ang lubhang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lalo na ang karneng baboy at iba pang mga pangunahing pangangailangan sa araw-araw. Ang nasabing pagtaas ng presyo ay dahil na rin sa pagkaantala ng deliveries at limitadong galaw ng mga nag-aangkat pa ng paninda sa ibang munisipyo dahil na rin sa pandemya. Ang mataas na presyo ng mga supplier ang itinuturong dahilan kung bakit mataas ang presyo ng mga nagtitinda sa palengke upang mabawi ang kanilang unidad. 180, tapos nagtaas siya sen 200, 200. Tapos yan na po? Yan na po, 280 na po. Nasa 280 na po. Mati, ano man po ang iyo benta sa nakaligad na 5 kabulan kag-san sa yan na po? Kung ikumpara. Ang nag-agi na bulan, kung agad siya, tao na nag-ano, maiwat kang gayod. Ang isa na baboy, dili na mo na paubos. May nabibilin. Opo. Tapos ang sanya na, minsan na uubos man sa nababoy, may dili man. Umapalo na sa 280 pesos kada kilo ang karneng baboy, habang ang karne ng manok naman ay naglalaro na sa 160 to 170 pesos kada kilo. Hindi rin nagpapahuli ang gulay sa pagsirit ng presyo nito tulad na lamang ng talong na dating nasa 50 pesos kada kilo na ngayon ay nasa 80 pesos na. Sa sibuyas at bawang naman, nagkakahalaga na ito ng 200 pesos kada kilo mula sa dating presyo nito na 120 pesos per kilo lamang. Nakausap namin si Vida Tambago na nahihirapan din kung paano niya pagkakasyahin ang kakarampot na sahod para lang may maipakain sa pamilya. Medyo mga mahal na yan ang barakulo. Amo po? Kay, nano po ni mo ginbakal? Ininano, sari-sari na gulay. Kaya butahan ko lang sa sardinas. O igo na sa amon tanan, kaya dako kami na pamilya. Pero po ano yung budget sa iyo pamilya? 150 lang. Sa usad kaadlaw po? Oo, sa usad kaadlaw. Paano nyo po ina napapaigo? Hindi napaigo-igo na lagay yun. Pagkaaga, ano, patasan ko na nanano, tapos magkahapon. Basta mapakauna sa nasang ano, ginadako na naman luto. Sa ngayon, ang tanging magagawa na lamang ng mga consumers ay ang magtipid upang matustusan ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. Joshel Bunan, umaarang kada. Salamat Diyos! Pagbubukas ng Consumer's Welfare Month, pinangunahan ng DTI, tinutukan ni Marian Amitin, and... Maraming salamat. Pinangunahan ng DTI, Department of Trade and Industry, kakibat ng Consumer Protection Group, or DTI-CPG, ang taunang pagdiriwang ng Consumer Welfare Month ngayong Oktubre. Digital consumer na ni normal ang paksa ngayong taon na magbibigay din sa pagkilala sa Consumer Protection Program sa ngayong paggamit ng e-commerce. Mayroong iba't ibang mga inihandang gawain na ang bawat lungsod ng Pilipinas, katulad na lamang ng DDR Masbate na kasamang nakiintate sa simultaneous virtual Zumba. Mahigit 500 kalahok na rin na nakasali mula sa iba't ibang government offices at DDI branches. Inaanyayahan ng DDI ang lahat na mag-isa at ipagdiwang ang CWM sa paglahok sa iba't ibang virtual activities. Ann Amitin, umaarang kada! Salamat, Ann!
online business patok sa madidiskarteng guro. Ibabahagi yan sa atin ni Janil Budala. Janil? Kasabay sa pagharap sa pandemya ay ang pagharap rin sa iba't ibang problema. Isa na rito ang pinansyal. Lalo't hindi makakaila ang pagtaas rin ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Kaya naman, ang mga tao ay kanya-kanya rin ng diskarte upang makadagdag kita. Narito ang ilan sa mga guro na masinop sa online selling ngayong pandemya. Simula nung pandemya, medyo mahirap yung buhay and kailangan rin ng extra income. Kami ay nagtitinda ng mga snacks at mga street foods like shawarma wrap, mga spaghetti, carbonara. Tuwing weekends lang ako nag-aasikaso dun sa aming munting tindahan. At tuwing weekdays naman, kung merong trabaho, eh, inaasikaso naman ng aking nanay at saka ng aking kapatid. Ito, sa pamamagitan ng merong kaunting na itutulong sa pang-araw-araw na pangangailangan. Totoo nga ang patok na patok ang online business ngayong pandemya. Kailangan lang ay maging madiskarte at masilog. Umaarangkada, Janil. Magbabalik kami pagkatapos ng ilang paalala. Naranasan mo na ba ang maloko? Pagod ka na bang ma-scam ng paulit-ulit? O wasak na ba ang tiwala mo? Gusto mo na bang matapos ito? Kung oo, Wes, samahan mo ako at pag-usapan natin kung ano nga ba ang online scamming at paano ito maiiwasan. Dito lang yan sa... Dahil nandito na tayo ngayon sa digital era, marami na ang nahuhumaling sa online shopping o pagbili ng produkto sa internet. Uy, Beth! Add to cart! Kaya naman, marami din ang naluloko sa tinatawag nating online scammers. Kadalasan nangyayari ang online scam kapag nakikipag-transaksyon ang customer sa online seller. Ngunit, wala itong natatanggap na produkto o substandard ang nakukuha nito. Pero paano nga ba natin ito maiiwasan? Tanungin muna ang mga sarili. Una, too good to be true nga ba ang produktong bibilhin? Uy! iPhone 13 Pro Max! 5,000 pesos lang? Pangalawa, legit ba ang ginagamit na profile ni seller? Wow! Pogi! Please take on my money, baby! Pangatlo, tanungin ang seller tungkol sa produktong kanyang ibinibenta. Huwag mahihiyang magtanong kung okay ba ito. Kung okay ba ito. Huwag mahihiyang magtanong kung okay ba ito. At pang-apat, humingi ng litrato ng on-hand product. Maaari kasing kinuha lang ni seller ang litrato sa Google. Dahil digital na tayo, pwede na tayong gumamit ng Google Image Search. Daan! Walang nilaloko kung walang magpapaloko. Hanggang sa muli, mga kaarangkada! Nagbabalik ang Ratsada Maestrangkada. Paano nga ba nag-aapekto ang pandemya sa ating mga guro? Tumahayan natin yan mula kay Jeffrey Francisco. Noong nakaraang taon, lahat tayo ay nagulantang ng pandemyang ito. Tayo ay nahirapan at hindi nakapaghanda kabilang narito ang mga guro. Sa puntong ito, tunghayan natin kung paano ba araw-araw na kinakaya ni na Ginoo at Ginang Mark Anthony de Luluna, parehong guro ng Dimasalang National High School, ang maging ilaw at haligi di lang ng kanilang tahanan, kundi pati na rin ng paaralan. Ang naging struggle namin sa pamilya at sa syempre sa aming trabaho, yung minsan yung trabaho namin ngayong pandemya, nadadala namin hanggang bahay. Siyempre, habang nag-print kami ng mga modules na kailangan ng mga bata, minsan umabot talaga sa punto na umaabot kami hanggang madaling araw. Sa akin naman, bilang isang ina, naranasan ko na habang nag-print ng modules ay nagpapa-breastfeed sa aking anak. Napakahirap pero lahat kami
Ang naging adjustment namin, syempre, yung trabaho namin since sa eskwelahan, ang trabaho namin sa eskwelahan ay alas 7 hanggang alas 5 ng hapon. So hanggat maaari, ang trabaho sa eskwelahan ay sa eskwelahan lang namin gagawin. At ang trabaho sa bahay, syempre, pagkatapos ng alas 5, dapat sa bahay na yan. Diba? Sa akin naman, gumagawa ko ng plano kung ano yung mga dapat kong gawin, kailangan ipasa, at ay sisiit na dapat natapos ko yun dito sa paaralan. Para pagdating ko ng bahay, wala na akong ibang gagawin, kundi alagaan ang aking mga anak at syempre aking guwapong asawa. Kasi na mami! Yes na mami, dito yes na mami. Na wala ng pag-asa at feeling nila nasa nila lahat ng problema, lahat may may solusyon. At ang ipagpasalamat na lang natin na hindi tayo nagkaroon ng sakit, hindi tayo nawa ng COVID-19. At ipagpasalamat natin na meron tayong trabaho. Sa mga gurong nahihirapan, gusto nang mag-keep up, walang love life, lahat po ay may nakalaan para sa atin. Yung mga naranasan nyo pong hirap sa pandemyang ito, malalagpasan nyo po yan. Basta sama-sama lang po, may pananampalataya sa Diyos, at maging inspirasyon po natin ang bawat isa na someday or somehow magiging normal na ulit ang klase. At makakapinaling natin ang ating mga mahal na mga mag-aaral. At sa mga nawawala ng pag-asa, syempre, laban lang. Nandiyan ang mahal na Diyos para sa atin. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Tunay ngang makakayanan natin anuman ang hamon ng buhay basta may pananalig sa Diyos at tiwala di lang sa ating sarili, kundi pati na rin sa mga tao na kapaligid sa atin. Ika nga nila, lahat ay kaya basta sama-sama. Sa muli, ako si Jeffrey Merantis Francisco, Umaarangkada. At yan ang mga balitang aming nakalap sa tuloy-tuloy naming pag-arangkada. Itugtog 2 araw na lang, Pasko na. Sa muli, magandang araw. Ugaliin ang maghugas ng kamay, magsuot ang face mask at social distancing. Maraming salamat po.